Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Tayo po'y nagkatipon-tipon sa umagang ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Banal na Espiritu Santo na way laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Napansin ni Herodes kung sino nga ba itong taong ito na kilalang kilala at bantog dahil sa kanyang mga kababalaghan, dahil sa kanyang mabubuting mga pananalita at pagpapahayag na paghahari ng Diyos. Ang tao nga lang ba dapat makapansin sa Diyos? Hindi nga ba't si Kristong una nakapansin sa ating abang kalalagayan? Kung kaya naman, minabuti niyang pumarito sa atin at magpamayam sa atin at tayo madala niya at maakit kanyang maisama pabalik sa lantamang landas patungo sa kanyang Ama. Ito ang ating diwa, ito ang ating sinusundan, ang paanyay na Jesucristo magbalik loob upang tayo muling mayakap ng kanyang Ama at mabiyayaan. Sa tagpong ito mga kapatid, isanggunin natin sa banal na Eucharistiyang ito, sa hapag ng kanyang kabanalan, sa hapag ng kanyang pagmamahal. Dumulog tayo ngayon at pagsisiyan natin na gawang kasalanan. Pansinin natin ang ating mga pagkukulang at pagmamalabis. At isanggunin natin at mapatawad nawa tayo ng ating Panginoon upang tayo maging marapat, maging bahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkalob mong sa pagtalinaman namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ng gumawa, ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggagalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, habang araw na paikot-ikot, lahat ng tubig ay umuwi sa dagat. Ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmumulan upang muling umagos. Patungong karagatan, ang lahat ng bagay ay nakakabagot. Hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawang paningin ng tao. Walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao.
Di na maaalala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong niutos. Ang 1,000 mga tao ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kislap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumutubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalanta at bulaklak ay nalalagas. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadamaya ang wagas mong pag-ibig at buong buhay namin may galak sa aming awit, Panginoon namin Diyos, kami sana ipagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawain. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, napalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias. At may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga ginigilig ko, mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naigupo man ni Herodes si Juan Bautista sa pamamagitan ng pagpupugot sa kanya mula sa bilangguan, sa kahilingan ng kanyang ng anak na si ng anak ng kanyang kalaguyong si Herodias. Mga kapatid, hindi maigugupo ang kabutihan. Buhay ang kabutihan kay Kristo. Ang kabutihan mula sa Ama ay muling nabuhay sa Anak. Pinagpapatuloy ang kabutihan ito sa pagpapalaganap ni Hesus Kristo noong kanyang kapanahunan sa kanyang pagpapahayag sa paghahari ng kanyang Ama. Kabutihan din ang naging ugat kung bakit nagagawa niya magpahayag ng mabubuting balita. Kabutihan din ang naging ugat kung bakit nagagawa niyang may pabuti ang kalagayan ng mga tao lumalapit sa kanya, ang mga bulag, bingi, pipi, mga pingkaw, maging ang mga ketongin, maging ang mga taong nilimot na ng lipunan. Nang dahil sa kanyang kabutihang likas, napapanauli niya ang mga taong ito sa tamang daan. Mga kapatid, tila nga ba yata muling nabuhay si Juan Bautista, si Elias o isa sa mga dakilang mga propeta? Ang tanong, si Herodes lang ba nakapansin nito? Ang mga tao lang ba noon nakapansin nito? O di kaya nagkakamali tayo sa pagtanong natin na napansin yata sila ni Herodes? Sino nga ba unang nakapansin sa kabutihan ito? Walang iba kundi ang Panginoon dahil yan din ang nakita niya sa bawat isa sa atin. Kung kaya minabuti ng anak ng Diyos na pumarito
dahil umaasa ang Diyos. Pinanghahawakan niya ang butil ng kabutihan na minsan na ipinunla ng kanyang Ama sa bawat taong kanyang nilalang. I do always believe, my dear sisters and brothers, that there is goodness in every one of us. That same goodness is always alive. Inaalagaan yan. Pinabubukal yan. Pinagpapatuloy yan. At dapat pinamumunga rin yan. Sa isang munting gawaing mabuti, labis-labis at hitik na hitik ang bunga dapat nito na ito'y pinapanauli. At habang susulit natin sa isang munting kabuting nagawa natin, ay mamumunga ng sagana. Ito ang unang nakita ni Jesus. Siyang unang nakapansin. Sadyang may kabutihan ang nilalang ng aking Ama na kung bakit gano'n na lamang na handa niya ibigay ang kanyang sariling buhay alang-alang sa buti lang kabutihan ito. Tinigib niya at binuhusan ng kanyang dugo upang sa gayon ay mamutawi at mamunga, umusbong ang kabutihan mula sa butil na yan na naiiwan at natitira sa atin. It was not Herod who saw and who finally found Christ. It was Christ who found us. Hindi siya ang unang nakapansin, kundi si Jesus ang unang pumansin. Kaya sa mga tao kung minsan akala natin kulang sa pansin, ito na ang pagkakataon na sabihin natin, napapansin din pala ako ng Diyos. Kung sa tingin mo, sa ginagawa mo araw-araw, walang ibang pumupuri sa iyo sa munting gawaing kabuti ang ginagawa mo, nakakamali ka. May Diyos na nakapapansin nito. At pinagpapala ka. Pinagpapala ka dahil sa kabuti ang ginawa mo. At meron ding Diyos na nakapapansin ng hindi magandang ginagawa natin araw-araw sa mga pagkukulang natin. At sa halip tayo husgahan niya, sa halip na tayo parusahan niya, ginagawa ng Diyos na pinupunan niya ang mga pagkukulang na ito. Mabuo lang muli tayo. O kaya nga tinaw na pagkukulang yan, hindi ka kompleto. At ang Diyos na sa pagmamahal ng Diyos at kanyang awa, pinupuno niya ito para mabuo muli ang ating pagkatao. Bakit? Kasi napansin niya, may mabuti sa iyo. When we look at other people, my dear sisters and brothers, look at them. Not because of what their appearance shows us. But look at them. Tingnan natin sila nang may munting kabutihang naiiwan at natitira sa kanila na aandap-andap pero naghihintay lamang upang masidhan ito, upang ito'y magliwanag, magningas, at upang makita sa atin pawang kabutihan, hindi kasamahan. It is not that person who carried the seed of goodness. Sometimes nasa atin ding nakakakita nito. Dahil kung ayaw mong makita ang kabutihan kahit anong gawin ng kapwa mo na kabutihan sa iyo, hindi mo ito makikilala. Pero kung ang unang nakikita mo ay ang kabutihan, kahit gumawa man niya ng masama, gumawa man niya ng di kaaya-aya, kung nanatiling may pagtingin ka ng mabuti sa kanya, magpapakabuti rin ang taong yan. My dear sisters and brothers, sa araw nito, idulog natin ngayon ang ating mga kapatid, hindi lamang sa Eucharisting ito, na patuloy na nakikibaka sa buhay, na patuloy silang makatawid, gusto lang makatawid, no? Sa paglalakbay na ito, upang sa huli, maitampok nila sa Panginoon ang munting kabutihan sa abot ng kanilang kakayahan. Sometimes we tell ourselves, Lord, hanggang dito na lang ba ang mabuti nga gagawa ko? Kapatid, huwag kang mahiya. Kung sa tingin mo hanggang dyan na lamang ang kabuti ang magagawa mo, hingin mo ang palad ng Diyos. At isanggunin mo sa kanyang mga palad ang natitirang kabutihan sa iyo upang mapanauli muli ang sigla ng pagpapakabuti sa iyo at mapanauli muli ang lakas at sigla para mapanatili mo, para manindigan ka, para mapanauli sa iyo ang magandang simulain na nakaugat sa kabutihan. When everything is rooted in goodness, it will always and nurtured by the hand of God, it will always end up not only in goodness but for the development of a person. To be good is good, but what is required of us now
is to become a better person every day. At kapag we become a better person every day, we practice it to become better every day. We not only become better today from yesterday, but we become ready to become the best of what God expected us to be in the future. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay. Nagapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Sa bawat pagdalangin ng ating itutugon, sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang simbahang naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang gawa at salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga bansa naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pandigmaan at sa halip mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo-sundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga yumaunaway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Idinudulog din po namin mga sa ating panalangin, mga kapanalig, ang mga kahilingan ng ating mga kapanalig na sumasangguni ng kanilang mga kahilingan sa pamamagitan ng ating programang Healing Touch sa Veritas. Mga kapatid natin ngayon na sa bingit ng kamatayan, nasa banig ng karamdaman, ang mga nasusumamo, ang mga nagpapahatid ng kanilang mga kahilingan sa gitna ng kanilang mga pinagdaraanan, manalangin tayo sa Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo na ang iyong kabutihan ay patuloy na magliwanag sa amin. Sa kapangyarihan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Patuloy kayong manalangin, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang
makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alin na iyong sambayanan upang ang pinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos na kapangyarihan, Diyos na wala di ang langit at sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, o sana, o sana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng Espiritu kami ang banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay mabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin
mga kapatid naming nahimlay na may pag-asan sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Hinihiling naming kamiyadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbahaginan po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ginigilig ko mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan.
mapapalad tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Mga kapanalig, magkakaroon po tayo ng Misa Triduum na magsisimula sa ngayong Setyembre 25, araw ng Miyerkules para sa Kapistahan ni San Lorenzo Ruiz de Manila sa September 28, araw ng Sabado. Inanyayahan ang lahat na dumalo sa ating Healing Masses dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner EDSA at maging isang Veritas Eucharistic Advocate. Makipag-ugnayan lamang po sa Religious Department. Tumawag lamang po sa numerong 8925-7931, Local 129-131 at 137. O mag-text lamang po sa mga numerong 0977-620-9460 or 0917-631-4589. Hanapin lamang po si Binibining Rene Jose at Miss Ali Nahe. Patuloy pa rin po ginaganap ang ating Marian Exhibit at Healing Saints doon pa rin po sa Fisher Mall, Quezon City. At ito po ay magtatapos sa ika-29 ng buwan ng Setyembre taong 2024. Sa mga nais pong makibahagi po ng isipin ito, kayo po ay lubos namin inanyayahan na makibahagi po. Maraming maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga na yung pagtubos sa aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ang liwanag at kapangyarihan ni Kristo. Humayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na misa. Salamat sa Diyos. Thank you.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo, pinagbuklod sa iisang katawan. Tayo'y maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakarate sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyariang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala'y pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan.
Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa pingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nang susumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway, manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumasa amin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo preste destieis, omne delectamem tum in se habentem, oremus, Deus, cui nobis hoc sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribui quaesmus, id nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, et redemptionis tui fructum, in nobis vigiter sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo,
sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.